Food counter attendant salary. Tingnan natin ha. Sabi dito, average salary ng food counter worker is Hello guys, kamusta? So kakatapos lang ng work ko. Dapat isasama ko kayo today sa ano, sa Home Depot, tapos papakita ko sa inyo yung mga magagandang garden stuff nila doon. Adulting eh, no? Dati tong-tuwa ako sa ano, shopping, ganyan, sa Pilipinas, bili dyan, ganyan. Ngayon hindi na guys, natutuwa na ako sa mga gamit pang bahay. Mga pang tito lang eh, no? Mga pang garden, pang garahe, mga tools. Ganyan yung mga kinahumalingan ko ngayon guys. Tapos, ano pa ba? Anyway, so hindi ko kayo masasama ngayon dun. Pero maganda talaga. Kung naka-follow kayo sa akin sa Instagram, minsan i-story ko yun pag pumunta ako dun. Mga anik-anik dun sa Home Depot. Mga bulaklak. Ganda kayo ng mga bulaklak. Tapos, ano pa ba? Yun, basta sasama ko kayo siguro next week. I don't know. One of these days. Ang dilim, bakit ganun? So, mag Q&A na muna tayo guys. Yun muna tayo today. So, guntayin natin yung mga comments nyo doon sa last video. Sa mga bago dito sa channel ko guys, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So, nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays. Minsan, Saturday lang kapag busy. Pero, tinatry ko Wednesdays and Saturdays, 12 to 1pm Manila time. Nangingilig. Ano ba yung mahingingal ako, guys? Tumatama na kasi tayo. Anyway, gagawa na lang. Magluluto ako today. So, magluluto ako ng salmon. Salmon, ganyan. Magluluto tayo ng salmon. Kasi, pa-expire na siya. Kailangan din mo pagkabili sa supermarket, lutuin mo kaagad para medyo, hindi na kasi fresh eh. Papatagalin mo pa ba? So, mag-preheat muna tayo ng oven. So, let's bake or preheat nga muna around, paano ba? 380. O, play. Ay, natin. Yan, preheat. Okay, ang dumi nung, sorry naman guys. Alam mo naman, wala tayong yayay dito. Kaya, ayan. So, while we're preheating, hindi to cooking show, by the way. So, i-marinate. I-ready na natin yung ano niya. Yung pinaka-sauce marinade. Paano ba? Wait nga. Hindi ko alam saan ko siya ilalagay. Meron akong baking, dito. Baking soda. So, the baking sheet. A few moments later. Masyado siyang malaki, pero kuha rin tayo ng foil para doon natin irarap yung salmon, syempre. Sorry, ang gulo ng camera, guys. You know, multitasking. Wait lang. Ayan! Ano ba yung pugot? Ganun, pugot. Ang dilim! Yan, and then buksan na natin para sabay na pala sa ano. Ay, wala na, basa yung camera. Sabay, hindi. Ang bango, amoy dagat. Amoy dagat. Malinis yung kamay ko, don't worry. Yan, ready na yan. Pare-parehas lang mapupunta sa tiyan yan. Hindi, kasi pag inugasan, mawawala yung tao dito yung natural niya flavor, you know what I'm saying? And then what we're gonna put is suggest nga kayo guys ano bang pwedeng ilagay dito. Marunong. Tantsa-tantsa lang, sabi nila kapag magaling kang chef. What? Pag magaling kang chef, you know what to do, 'di ba? So, liga, pili tayo dito. Sabi ko nga kay commander, ilagay ko kaya lahat ng nandito sa ruleta. Ano kay lasa noon? Joke, siyempre joke lang, 'di ba? Lagay tayo ng yung normalan lang guys, yung panglasang Pinoy. Panlasang Pinoy, ano pala yun talaga yung channel yun. Hello kay sir, pangalan nito? Banjo! Ayun, Sir Banjo Merano, ayan. Taga rito rin sa Illinois yun guys. So, kung gusto nyo ng collab, magkakollab kami. Wow feeling! Alam mo naman. Sikat na siya siyempre. So, salt! Ano pa? Lagay tayo ng
Ano kaya? Parsley, para pampaganda ng presentation. Wow. Ano pa? Yun lang. So, pepper. Salt and pepper lang. Lagay tayo ng ano. Siyempre, butter para hindi dry ang ating salmon. And then, we're gonna put lemon juice. Actually, maglagay tayo. Meron na kaming tunay na lemon dito eh. Ayan. Diboa. Ayan. So, sana masarap siya guys. Pero bilang ako ang gagawa, masarap to. Kasing sarap ko. Wait lang. Mabilis lang to guys. Tapos magko-Q&A na tayo. Sorry, kapang bahay. Alam mo yun. Ano ba? So, salt. Actually, wait lang. On top, para hindi talaga siya dry, para kumapit yung mga seasoning. Maglagay din tayo na olive oil. Olive oil. Konti lang. Yarn. And then, lagyan din natin yun. Siyempre, yung salt. Baka umuoy sa dami na salt. Kaya, konti-konting ano lang, guys. Kasi yung butter. Ending, nilagay din lang. Ano ba yun? Hindi kasi parang may lasa naman, di ba? And then, next, lagyan natin ng pepper. Masarap maraming pepper, guys. Maraming pepper. Ba't ako ganun magsalita? Ay, pugot. So, yeah. And then, the parsley. Pampakyut. Ayan. Ay, hindi niya naman nakikita. Ano ba yun? And then, lemon juice. Para mag-neutralize. Neutralize. Ang lasa. Next is... ano pa ba? Oh, yun siguro yan. Para hindi mo masyadong malasa. Alam mo yun. And then, of course, maglagay tayo ng lemon. Wow! Ganun. Para maganda. At talagang maano, tunay yung lasa niyang citrusy. Kalahati lang. Tapos yung kalahati lagay ko sa tubig ko, di ba? Okay. Ay, ba't ako dyan nagigiwa? Lemon. Mga ano lang, bilang, ay, ano ba yun? Yan, ganyan lang siya kasimple guys. See? And then, hindi pa sa tumutunog pero malapit na. Nasa 325 Fahrenheit na yung oven. And then, ayun na siya. Di ba? I-bake ko siya for, I don't know, 10 minutes, 10 to 15, para hindi naman ma-overcook, diba? So, yan! Ay, alam nyo na, kalimutan ko yun, no, guys? Yung butter, wait lang. So, ito nga yung magpapalasa din dyan, eh. Para hindi siya dry, I mean. Lagyan natin. Masarap maraming butter, eh. Sorry naman sa mga health conscious dyan. Pero ito talaga yung magpapasarap, guys. Lagyan natin ito. Yan o. Ganyan. I-spread out natin para... Ang dami, diba? Wait nga. Pero I guess okay na to kasi makapal yung ano eh. Kapal ng mukha. Iba pala. Kapal ng mukha eh. Kapal ng isda. So, para ano. Ganyan. Yan na. Tumunog na guys. And then it is ready to rumble. Binabalot ba? I guess. Tapos... Mamaya, i-ano natin, buksan natin kapag after 10 minutes, I think. Tapos 5 minutes na kabukas. Alexa, set a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. And wait lang, dumating na pala yung isa kong pambenta na sapatos. Papakita ko sa inyo. Ayan, makita ko kasi sa camera kanina, doorbell yung ano eh, mailman. Wow, mailman. So ayan, papakita ko na rin pala sa inyo. Tara. So ito yung isa pang pambenta. Medyo ano tayo, rakitero tayo sa mga followers and subscribers natin dyan. Dapat ganun guys. Huh, dami sinabi. Ayan, papakita ko na sa inyo. Let's go! Thank you.
Parang ayoko nga ibenta to guys eh, kasi size ko to eh. Tcharan! Ay, wala pa pala. So ito ay Jordan 1 Mid Mystic Navy or Mint. Tcharan! Ay, wala pa. Ayan! Ganda ng kulay, di ba nga? Ang ganda! Hala, size ko to eh. Ayoko ibenta. De, pero for sale siya guys. So, ayun. Pag nakita niyong suot ko to, ibig sabihin, may nabili pa akong isa nito or nabenta ko na to. Ay, anong tawag dito? Hindi, joke. Dalawa kasi yung nabili ko nito. So, tingnan natin. Masyado siyang maganda. Hindi ko siya bibenta. Or bibili pa ako na isa. Kapag may nakuha akong retail price, yun yung ibibenta ko. So, ayan. Mag-Q&A lang tayo. I'm gonna change lang. Wait, in 3, 2, 1. Hello guys, ayan, nakapag-change outfit na tayo. Simulan na natin yung Q&A. John Dale Di Mayuga, sorry sa late comment, Kuya Vince. Busy lang for our graduation requirements these past few days. By the way, mag-aambag naman ako sa pampulutan maramihan. Ay, grabe. Siguraduhin mo, ha? Thanks, John Dale, and congrats in advance sa iyong graduation. Marvin Joseph, thank you bro for the shoutout to me and my mentor, Tita Rica. Ingat po kayo palagi dyan. Yeah, talk to you soon and I'm hoping that I'll be in the land of United States someday to achieve... What? Achieve, Bisaya. To achieve my American dream. Praying for your good health always and all the best of God in you, bro. God bless you, bro, Vince. And more powers into your channel. Take care. So, guys, si Marvin Joseph, yung tinutukoy ko last video, di ba? Isa sa PWD na nag-reach out sa akin talaga sa Instagram and then nag-share siya ng story niya and then nag-share din ako ng story ko. So, ayun. Again, Marvin Joseph, thank you. God bless you too. And see you soon. Baya mo, pag nag-vacation ako sa Pilipinas, pupuntahan talaga kita personally. Promise. Alam mo, kwento nga kita kay Commander, natuwa siya. Bihira siya matuwa sa mga followers ko. Hindi, joke lang. Hindi, natutuwa siya sa inyong lahat. Pero, sabi niya, padalan mo kaya si Marvin Joseph ng something kasi natutuwa rin siya sa'yo. So, ayun, I don't know. Meron na akong lukso ng dugo sa'yo, bro. Eh. Ano, Marvin Joseph, hello, hello sa'yo. And kay Miss Rica, kay Tita Rica, hello. Talk to you again soon. So, God bless you too. And again, yung American dream na yan, ipanghawakan mo lang yan, makakarating ka rin dito someday and magkikita din tayo dito. Amore Sabaro, thanks bro, magkano pa estimated salary ng food counter attendant? At hindi ba kailangan ng lisensya dyan para makapag-apply ng bartender? So, yung sa bartender muna tayo pala. Sa bartender, kailangan mo lang ng certification or yung training, yun ang alam ko. Tapos yung sa food counter attendant, wait lang, so i-google ko muna. Food counter attendant salary. Tingnan natin ha. In Illinois daw, ang average salary ng food counter worker is 23,081. I mean personally ha, medyo mababa siya. Kasi, or paano ba to? Tip ba to? Tip worker? Wala akong idea talaga. Kasi pala dito guys, by the way, kapag nag-work ka as, I mean kapag tip employee ka, mas mababa yung hourly mo kasi nga meron ka pang tips or yung mga commission niya. Yung mga tips 'di ba sa mga restaurant ganyan. So ending mas malaki pala yung ano, yung take home nyo, pero mababa yung pinaka hourly rate nyo. Does that make sense? So yun. So I hope I answered your question, Amores Navarro. Next, Yevs TV. Hi Kuya Vince Pogi. Nax. Thank you. I'm your number one fan po. I just wanna ask lang kuya if pwede ba makapunta at makapag-work sa US though na senior high lang ang natapos. Uyog mo ila lang yung senior natapos. Natapos. Ganyan. Ganun ang spirit. By the way, I'm 22 years old na po at paano po mag-apply and ano po visa ang kukunin. At requirements po pala. Hehe. Thanks in advance po kung mapapansin at masasagot. So, to be honest, ako, Yevs TV, wala akong idea kung paano kapag paano mag-apply pag undergrad. Pero I think, paano ba? Try mo talaga mag-apply sa mga website. Mali mo, meron talaga. Kasi kahit college graduate, hirap makapaghanap ng work kapag direct hire. Normally, dumadaan pala ito pag agency. Hanap ka dyan sa Pilipinas, maraming mga manpower agency na pwede magpadala dito sa Amerika. Marami akong nakita before cruise. Yun nga, yun sa barko. Pero alam ko, US yung ano nila, yung daong. Ano ba yung English na? US yung destination nila. Caribbean. De joke, sabi Caribbean. Kung anong pagsasabi ko, di ba? Basta yun, meron akong kilalang seaman sa cruise siya, tapos sa US yung, dito sa US mostly yung ano nila. Kaya kahit anytime siya mag-visit, parang pwede yata. Ang tanong niya is, paano mag-apply? Try mo talaga, since, I mean, hindi, itry mo sa mga
agency dyan sa Pilipinas kasi medyo competitive yata kapag ano eh, medyo tawag dito, challenging pala mag-apply kapag undergrad. So, yun. Pero good luck. If there's a will, there's a way, ika nga, diba? Jem Watts, hi Vince, since na-mention mo sa last vlog mo na sputum ka and sputum din ako, waiting sa result, does it affect your job or while applying for a job? Did they require further medical or something? Thanks in advance, God bless and stay healthy. Magandang tanong, Jem Watts. Alam mo, yan rin yung tanong ko before. Kasi sa Pilipinas, ito talaga, hindi naman to something na parang alarming eh. So, simula nag-work ako sa Pilipinas, kapag mayroong annual physical exam, parang may ano, nakikita sa x-ray ko, pero kapag tinetest naman ako for TB or something ganyan, negative naman lahat. Yung pala, ako lang ba may ganito, pero yung mga kabataan daw, merong parang, yung, ano mo tawag dito, primary complex, yung parang scar sa lungs mo. So, every time makikita siya sa x-ray, pero wala ka namang kahit na anong sakit, alam mo yun? So, parang may gano'n sa akin. And then yung pagpunta ko nga dito, anyway, to make the long story short, yun nga, na-sputum sa ano, sa embassy, ganyan. Tapos, kailangan mag-antay for ng 2 months kasi i-culture yata, kailangan malaman kung positive or negative for TB or kahit anong pulmonary, eklabo, ganyan. Pero, awa ng Diyos, kaya nandito na ako kasi wala naman. And then, yung pagdating ko na dito, after 1 or 2 months, may tumawag sa akin sa isang clinic na affiliated yata ng USCIS or ng immigration nga. Para i-check nila ako, ganyan. Check ulit nila ako, skin test, or hindi na ako nag-sputum, and x-ray ulit nila ako, and then when x-ray nila ako, sabi nila okay naman, you're cleared, ganyan. Sabi ko, ha? Bakit ganun? Yung mga x-ray sa Pilipinas, ano yun, parang naka-magnified. So, yun, binigyan nila ako ng clearance na okay na. I mean, yun yata yung forward nila sa ano, sa immigration. I'm not sure, pero wala akong ginawa sa side ko. Talagang okay na po, sige, okay. Wala ka talagang dapat i-worry. Sa work naman dito, di ba sa Pilipinas, naalala ko pa, every time nag-apply ako ng work, meron talaga mga medical, ganyan. Guys, dito wala. Parang ano lang, meron ako mga in-apply na na-requiren ako ng urinalysis, mga ganun. Pero, dito kasi nga, ano eh, discrimination yun eh. Dito, kahit may sakit ka or, ay, hindi mo sakit, meron kang medical condition, hindi sakit. Kung meron kang medical condition, pero kaya mo gawin yung trabaho, okay yun. Hindi siya dapat magma-matter kung i-hire ka nila o hindi. Hindi siya yung parang deciding factor. Deciding factor, hindi yun yung parang talagang factor para i-hire ka dahil meron ka medical condition. No! Kung meron ka mang medical condition, it has nothing to do with your performance or work. Dapat. Kaya, ayun. So, I think, Jem Watts, you're good. Antayin mo lang pag nandito ka na. Huwag ka mag-alala talaga, promise. Kasi, been there, done that. Nag-worry din ako dati pero wala namang... Well, nung nag-worry ako, parang wala rin nangyari kasi nung nakuha na ako sa work, yun na yun, parang kala ko kasi, di ba sa Pilipinas dati, parang ang daming cheche-bureche, kailangan ng fit to work, ang daming ganyan. Dito, walang ganun. Mark Anthony, bagayin Doc, sana kung posible may workplace office tour. Oo nga pala, yun pala yung pinangako ko dati. Sige, Mark Anthony, bagayin Doc, kapag napapayag ko yung mga ka-office mates ko. Kasi syempre, alam mo na yung privacy ek dito. Kailangan, meron ako consent nila na ipakita yung mukha nila sa vlog ko. Pero yung iba po paig naman. So, sige. Kapag nag-lunch out ulit kami sa office. Pag Monday tsaka Tuesday, nandun naman ako. Carl Peter Villarosa, yon Boss Vince, ask ko lang kung may idea ka. Ha ha ha. Bakit wala mga backward fence yung mga backward or fence yung mga properties dyan sa Amerika? Kung meron man, mababa lang. Natanong na to before eh, parang thrice or twice. Actually, hindi ko nila alam. Di ba sa Pilipinas, yung mga backward ang tataas? Baka kasi ang daming ano, magnanakaw sa atin, sir. Dito kasi parang, well, meron ding mga masasamang loob dito, diba? Kahit saan naman eh. Pero, pili ko mas talamak yung mga magninenok sa Pilipinas. Dito nga, naiwanan ko yung cellphone ko buong araw dun. Hindi mo buong araw, matagal sa public area. Pagbalik ko, andun pa din. Diba? Grabe, naalala ko, share ko lang, nag-Australia kami. Hindi to sa Amerika na, guys. Pero, syempre, Australia, share ko lang mabilis. Kahit iwan mo yung shopping bag mo doon, ang matagal, pagbalik mo, andun pa din. Grabe, diba? Saya. So, ganun din dito, parang, ewan ko ba, may one time nga, may nakita akong parang mamahaling bracelet sa public eh. Binalik ko lang ganun, wala rin nagka-interest. Parang, hello, siguro sa Pilipinas, that's mine! And then sa Pilipinas, akin yan! Wow, ganun! Christine Jean Inaw, nice tips Kuya Vince, nice ko mag-edit ng videos nyo, new friend here. So, yon Christine Jean Inaw, sige, I'll reach out to you. Arnold Inaw, uy, siguro related sila. If sufficient naman ang pera mo, mas okay po talaga ang brand new. Kung maalap ka naman sa sasakyan, okay lang naman second hand, true. New subs and follower now. Thanks for subscribing. The Inaw family, Nox, mga Inaw. The Inaws, hey! Thank you. Tito Bap Channel, shoutout Vince, pare ko. Isa tayo set natin, oy, taga sa Kabatara. Basta ano, sagot ko na yung kwentuhan. Kuripot! Joke lang. Siyempre, nadala ko ng ano, sarili kong booze, bro. Taga sa Kaba.
taga dito ako sa Illinois. Wait lang, Tito Bob Channel. Ayun, sige. Set natin yan. Wow. Nurse Marian RN. Yehey! Pa-shoutout naman, Vin. Shoutout to Nurse Marian RN. Hello, shoutout to you. Share ko lang pala yung stress ko. Ang tagal ng feeble notice ko, huhu. Yung sa inyo ba ilang months inantay nyo from USCIS to NVC? God bless, Vince. Oo nga, no. Ganun nga katagal yung sa amin. One eternity later. Hala, nalimutan ko. Gano'n ba katagal? Sige, tatanungin ko ulit si Commander and then i-message mo ako sa Instagram para ma-replyan kita para hindi ko talaga makalimutan kasi baka makalimutan. Sorry, tumatandaan. Baka makalimutan ko na naman to eh. Nurse Marian RN, message mo yung Instagram pero ang natatandaan ko, dumating din kami sa point na parang worry na kami kasi parang ang tagal naman, ganyan. Hindi ko lang alam kung anong step. So baka ito rin yun. Kaya huwag ka mag-alala, makakarating ka rin dito. God bless you too, Nurse Marian RN. Hungrylicious, hi Vince, andito ako dahil sa virtual ha. New subs na din. Hello Hungrylicious. So, shoutout to you, Aaron Lampas. First, pa-shoutout po kayo, Vince. Shoutout to Aaron Lampas at sa iba pang mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Ang dami nagpapa-shoutout ha. Wow. Alvin Manansala, Idol Vince, pa-shoutout naman si Rachel ng California. Salamat, sana mapansin. So, shoutout to Rachel ng California na related kay Alvin Manansala na siguro nililigawan niya si Rachel, no? Issue, good issue. So, yun, shoutout to Rachel ng California. Ang daming Rachel sa California, bro. Sino doon? So, Rachel ng California na kilala si Alvin Manansala. Shoutout sa iyo. Yan. Lucky Angel 09 came here from Upwork. Hello, hello, Lucky Angel 09. Sige, titingnan ko lahat ng mga message nyo sa Upwork. The Nurse Photographer, humaharlim sa IG. Harlim talaga. Humaharlim sa IG. Hello, hello, Nurse Photographer, bro. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. If you have any questions, suggestions, comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may upload tayo. At guys, follow me on my social media accounts. Again, sa mga million, wow, feeling. Pero totoo talaga, sa mga million viewers sa Reels ko sa Instagram, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakafollow din sa akin sa TikTok, guys, TikTokers na ako. Wow. Follow me on TikTok, follow me on Instagram, follow nyo na rin yung Facebook page ko at ang aking Twitter account at magkita-kita tayo on my next video. Yo! Feeling!